yung crack folder na yun. Copy paste mo yun, tapos lalagay mo sa ano, Windows C ba yun? Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo paano ako nag-e-edit through Wondershare Filmora 9. Napilitan akong gumamit ng Wondershare Filmora 9 simula nung napuno na yung phone ko at hindi ako makapag-edit ng aking video. Kasi kung napanood nyo na yung previous vlog ko about how I edit my video using my phone and using my KineMaster, kailangan mo ng enough space para makapag-edit ka ng video using KineMaster. So, napilitan ako mag-install ng Wondershare Filmora 9. So, nag-search ako sa Google ng free video editor app. So, lumabas itong Wondershare Filmora 9. And medyo familiar naman ako kay Filmora, no? Then, meron din Filmora sa Google Store. Siyempre, nag-search muna ako sa YouTube. Nanood muna ako kung saang website ba ako maganda mag-install ng Filmora. Baka meron silang mai-recommend na link na mas accessible, mas madaling mag-download. And meron nga akong napanood na video. Nagbigay siya ng link kung saan pwede ka mag-install ng Wondershare Filmora 9 sa computer mo. Nakakatuwa kasi ang dali niyang i-download, ang dali niyang i-access. Wala ka nang kailangan pang i-download na iba as long as yung computer mo is 64-bit. I don't know, hindi naman ako taking tao. Makalikot lang ako pero wala akong alam sa mga, alam mo yung mga pang-IT na terms, mga ganun. Wala akong alam dyan. Minention niya doon sa kanyang video na yung link na yon is only for 64-bit dun sa computer. So, sinearch ko sa laptop ng ate ko. So, ayun. Nakita ko na 64-bit. So, pasok tayo sa Wondershare Filmora 9. So, natuwa ako dahil 64-bit nga yun. So, in-install ko siya, guys. So, in-install ko. Tapos, medyo naligaw-ligaw pa nga ako. Kasi, meron pang ano eh. Yung crack folder na yun. Kaka-copy-paste mo yun. Tapos, lalagay mo sa, ano, Windows C ba yun? Basta, yung may ganun-ganun. Hindi ko naman alam yun. Noong una, nalilito-lito pa ako. Tapos, nagko-comment-comment pa ako doon sa pinagpanoodan ko ng vlog na yun. Tapos sabi ko, I don't have keygen. I don't have ganyan-ganyan. Tapos pagka-install ko, ayun, okay na. So, medyo natagalan lang talagang i-adapt nung laptop yung Filmora na yun, no? Tapos, ang isa sa mga nagustuhan ko sa Wondershare Filmora 9, ang dami niyang transition, sobra. So, natry ko na tong Wondershare Filmora 9 sa isa sa mga videos ko. Kung napanood nyo na yung my behind the scene TikTok videos, yung Wondershare Filmora 9 yung ginamit kong video editor para ma-edit ko yung mga videos ko. And may speed and slow motion din siya, may free song, may layering, and madali siyang gamitin actually. Tapos medyo kamukha rin siya ng KineMaster tsaka ng Audacity. Kung alam niyo Audacity, yun yung app para mag-edit ng music or ng kanta, no? Ang downside niya, guys, is kapag nag-i-edit ka, minsan nag-overlap yung dalawang video. Kunwari, ito yung dalawang video mo, tapos nag-overlap. Kunwari, napasobra ka ng ganyan, na overlap na. Yung itong video na to na na-overlap, mapupunta na siya dito sa may dulo. Kaya minsan ko, hala, nasaan na yung kaputol na ito? Nawawala na naman. Minsan napapasobra ako ng usog. So, ayun lang guys. So, papakita ko sa inyo paano ko nag-i-edit sa Filmora 9. Mag-i-screen record na lang ako. So, papakita ko na sa inyo kung paano ko in-edit yung aking video using Filmora 9. So, ayun, papakita ko sa inyo kung paano ko dinownload yung Wondershare Filmora. So, meron akong pinanood na video sa YouTube paano ako magda-download ng Filmora. Baka meron silang link na madali akong ma-download and ma-access. So, meron siyang binigay na link, which is ito. Then, after ko pinindot ito, ito yung lalabas. And then, pinindot ko tong download 64-bit. Tapos, itong link na to is only applicable sa merong 64-bit. Paano ko makita yon? Sinerge ko yung control panel. And then, oops, system and security. And then, system. And then, ayan, makita nyo na 64-bit yung inyong operating system. So, ayan. Hindi ako techie, guys, kaya hindi ko ma-explain sa inyo yung 64-bit na yan. Then, after nyan, punta tayo kung saan siya nag-download.
Actually, sa desktop siya mapupunta. Pero, dito ko na lang siya insert sa folder ko. Pag na-download na siya, lalabas to, tsaka itong shortcut. Pero, kailangan pa natin i-transfer yung crack file, which is itong dalawa. After nyo i-copy to, punta tayo sa Windows C. Tapos, program files. Tapos, tsaka nyo hanapin yung folder na Wondershare. Tapos, tsaka nyo i-paste dito. Na i-paste ko na. Tapos, pag na-activate nyo na, eto na siya, guys. So, meron kayong choices, guys. Kung gusto nyo yung widescreen, Instagram, portrait, standard, cinema. But since pang YouTube tayo, 16:9, yung pipiliin natin lagi. Tapos, new project. And ito na yung itsura ng ating Filmora 9. Then, meron dito offline activation. So, ako ay activated na. Pag in-install nyo to, at unactivated pa yung lalabas dyan. So, meron akong ginawa para ma-activate ko siya. So, nag-search lang ako sa Google ng mga link, ng mga free registration code. Ang ginawa ko is para ma-activate ko to. Syempre hindi to legal, 'di ba? Meron akong ginawa. In-off ko muna yung Wi-Fi dahil pwede mo naman ma-access yung Wondershare Filmora mo kahit walang connection ng Wi-Fi. And then nag-copy paste lang ako nito, itong image at yung registration code. Then kinopy paste ko lang siya dito. Yan. Then, after that, may lalabas dito. Yes mo lang na yes. Then, after nun, magiging activated ka na. Napupunta ka dun sa website ng Filmora. Then, nakalagay dun, you are registered. So, mag-i-import na tayo, guys. Pwede natin i-click to or mag-Control-I tayo. Control-I. Then, hanap tayo ng video na gusto mong i-edit. For example, so, pwede naman maramihan mo siya i-import. Ayan. So, kung nari TikTok, actually, na-edit ko na ito, na-upload ko na ito sa channel ko. Pero wala akong ibang videos available. So, ito na lang, guys. Tapos, sa music naman, pwede rin tayo mag-import. Dito sa Filmora 9, much better kung paisa-isa mo lang i-import yung file mo dito sa baba. Hindi ko alam tawag dito, ano. Pero isa-isa lang kasi medyo sensitive or hindi ko mawari eh. Basta yan. May, pag pinindot nyo itong video nyo, may lalabas na plus sign or yung X na yan. So, pindutin nyo yan. Match to media lang yan. And then, ayan. Yan na yun, guys. So, hindi naman matagal mag-import dito. Unlike kay Kain Master na it takes time. Lalo na kung sobrang haba ng video na i-import mo. Sobrang haba. So, i-play natin. So, nandito sa screen, yung makita natin. Yung aking mukha, diba? Tapos, play natin. So, gagawa muna tayo ng intro. So, ito gagawin kong intro sa ating video. So, kukunin ko lang yung important na gusto kong ilagay. Yan. So, i-cut lang natin siya. Tapos, pwede natin i-delete to. And, so, pwede natin i-mute ito, guys. Pwedeng right-click, tapos mute, or Control-Shift-M. So, i-mute na lang natin, guys, para hindi tayo ma-copyright. Tansya natin kung hanggang saan nyo gusto. Ayan. So, hanggang dyan lang. Tapos, i-delete na natin itong kasunod. Tapos, hanap ulit tayo ng isa pang video na idudugtong natin doon. Sayaw din. So, pwede natin makita yung preview nyo. No? So, ayan. Ito yung gusto kong i-add. Tapos, hanapin ko lang dito yung video na parang na-previsit ako. Ayan. Ito. So, stop natin dito. Tapos, i-cut natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kunwari, i-cut lang natin dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung panag-overlap. Pag inusuko dito, ayan, automatic nagka-cut agad yung video sa una, sa pangalawa.
Tapos yung nakat na video nga pupunta sa dulo. So, undo lang natin siya, Ctrl Z. Then, ayan, mute lang din natin siya ulit. Gusto ko medyo may pa-zoom efekto. Mas lagyan natin ng zoom ulit. So, ayan. So, preview natin ulit. Tapos, pwede na natin lagyan ng sound effect. Import ulit. Tapos, sa sound effect, pwede din lagyan ng uno. Tapos, itapat lang natin dito. Tapos, try natin ulit. Pagalan yung speed niya para pasok dun sa natin. So, uno. Try natin, guys. Insert natin ito. Ayan. So, lagyan natin ng background music yung umpisa. So, para hindi mag-overlap ito, bababa ko itong in-insert kong background music dito. Then, tsaka natin siya ikaprak. And then, lagyan ko lang ng pass fade out yung background music natin. So, lagyan ko lang ng konti. Ayan, kita nyo to. Nag-fade out na siya. So, konti lang naman. Tapos, ayoko na masyadong malakas yung background music ko. So, adjust natin yung volume natin. Ayan, kadalasan hanggang between 6 to 12. Ayan. Tapos, play natin. Tapos, sinanding natin itong uno natin. Para hindi masyadong nakakabigla sa tenga. Ctrl-I. Then, edit. Tapos, yung intro natin. Insert natin. And then, yan. Cut natin. Check natin kung yun na yun. Ayan. Then, after that, lagyan din ang transition. Sa transition, medyo nahihirapan ako kasi kapag namili tayo ng transition, guys, minsan dalawa yung napipindot na transition. I mean, kapag pinindot mo yung transition, meron dun sa unang video tapos sa may ending video. So, ang hirap din pala mag-insert ng transition. So, be careful lang kapag ano. Pero maganda dito, sobrang daming choices ng video na gusto mo. So, ito yung gusto ko. So, lagyan natin sa gitna, then double click ko lang. Tapos, yung duration niya, kadalasan ginagawa ko is 25 seconds. Tapos, overlap. And then, nilagyan ko siya ng sound effects na push. So, import tayo. Hanapin natin yung sound effect na push. And then, ayan. Nandito na yung push. Try natin, guys. Yun. So, nandito na muna natin gagawin yung ating papakita ko lang naman sa inyo paano ko siya ginagawa. Tapos yung sa ending naman, insert natin yung ending vlog ko. Ending video. So, for my ending video, ito at ayun. Tapos, maglagay na ulit tayo ng transition dito. Transition. Example lang naman ito, guys, ha? Ayan, oh. Ito na lang ako maglalagay ng transition. Ayan, oh, napansin nyo, pag naglagay akong transition, meron din sa dulo. So, be careful lang tayo dyan, guys. Ako lang ba nakapansin nun o kayo din? So, 25 seconds pa rin. Then, overlap. Then, ang nalagay kong sound is yung boomerang ba yun? Boomerang. Ito. Tapos,
Ayan guys, kung ayaw nyong magalaw ito, for example ha, ayan, magiging ganyan siya minsan. So, kung ginagawa ko, nilalako muna itong dalawa, or kahit tatlo. Tapos, tsaka ko i-insert to, tapos tsaka ko lang siya tatanggalin to. Para hindi magagalaw yung kaplat na video and sound. So, try natin siya guys. Yun. Pag-subscribe naman na ito ginagawa ko. Ayan, mag-subscribe na rin kayo. So, right-click guys, and then add to new track. Para doon siya mag-insert sa video na gusto mo. Insert siya doon. And then, syempre palilitan natin ng konti. Ayan, palilitan natin ng konti. Kita natin, then kung hanggang saan yung gusto. Tapos, pindutin na lang natin yung subscribe na bit na picture, tapos channel i-cut, tapos delete natin yung excess. Tapos, insert din natin yung ito. Tapos, add to new track din. Tapos, tsaka natin siya fit ganyan. And then, motion, move to left. Ayan. So, move to left. Pwede rin namang, pwede naman din move to top. Ganyan. Pero, move to left na lang. So, syempre, dapat mas maliit tong natin. So, testingin natin siya, guys. Try natin. Tapos, mag-insert tayo ng mouse click. And then, tsaka natin i-insert ito. Tapos, pwede natin i-unlock ito. Pwede ko na i-move to dito sa taas. And then, tapat lang natin dun sa subscribe. So, simulan natin sa umpisa, guys. Panoorin natin. So, ganun yung process ng pag-e-edit ko. Dito sa Filmora 9, isa-isa ko siyang in-import dito sa may mismong baba. Pero, pwede mo siyang i-insert dito lahat dito sa may import section. Pero, pagdating dito sa may paplat mo, isa-isa ko lang siya nilalagay. Kasi kapag nag-insert ka ng dito, ng file mo, dito, ang hirap din mag-adjust din ng video. So, ginagawa ko, iniisa-isa ko na lang siya. Pag ilalapat ko na siya dito sa may baba. So, ayan. So, kung mas gusto nyo mas safe kayo, kada insert nyo ng video, i-save nyo na agad siya, guys. So, control S nyo lang. Tapos, wala kayo ng file name, kunwari, tin, ganyan. Save nyo. Ayan na. Save niyan kung sakaling magloko yung computer nyo, yung laptop nyo, naghang, ganyan-ganyan. Madali nyo siyang mauulit-ulit. And mababalikan nyo siya. Mag-insert naman tayo ng mga text. Ayan. So, maraming choices dito, guys. Ayan. So, ang kadalasang ginagamit ko is ito lang. Yung default title. Tapos, ako rin nag-a-adjust. Tapos, meron naman ding motion ba tawag doon. Tapos meron din silang maraming transition dito, sobrang daming pagpipilian. Lalagyan mo na lang siya ng sound effect kung gusto mo lagyan ng sound effect para makatotohanan yung transition niya. And then dito naman sa effects, hindi ko pa natatry itong mga effects dito.
Pero ang dami niya rin effects. Ayan o. 442 effects yan, guys. Sa elements, hindi ko pa natatry. Pero try natin. Dito. Try natin, ha? Mag-insert. Saan na yun? Saan napunta? Ayun. So, dito siya napunta. So, ganyan. Itsura nung love. Split screen. Ito yung pwedeng dalawang video, tatlong video, yung pwede mo i-insert dito. Tapos, sa audio, meron silang mga free background music na gusto mong ilagay. Pero, tuloy yan ang sabi ko, diba? Ayoko maglagay ng background music sa mga galing sa mga editor app kasi nadala na akong once noon sa Vue Video, ginamit ko yung background music gamit yung free background music ng Vue Video na copyright ako, so ayoko nang gumamit ng mga ganun. So kayo, nasa inyo yun. Tapos yun nga, tulad ng sabi ko kanina, pag mag-insert kayo ng video or something dito na sa inyong plot area, ilock nyo na lang para hindi magagalaw mismo yung na-plot nyo na. And then, kung gusto mo i-preview, lalo na kung meron kayong video na ginawa mo siyang slow motion, and then speed motion, lalo na kung times 2, ganun. Minsan kasi kapag hindi naka-plot lang siya dito tapos kinuha mo siya times 2, times 3, times 4, hindi masyado maganda yung effect niya. Maliban na lang kung pipinutin mo to, makikita mo yung actual na speed motion niya o kaya yung slow motion. So, yun lang yung yung alam ko pa dito sa Filmora. And then, ayun. Wala pa naman din ako masyadong alam dito, pero medyo familiar na rin ako sa ganitong setup kasi ganito rin yung itsura ng KineMaster tsaka yung Audacity. Hi guys, so dito ko muna tatapusin yung ating video for today. Sana may natutunan kayo kung paano ko ini-edit yung aking video using Wondershare Filmora 9. May recommend ko ito sa mga beginners and sa mga gusto mag-start ng kanilang YouTube channel. And also sa mga students na nag-i-edit ng videos nila sa kanilang mga project and presentation. Itong Filmora na to ay may recommend ko sa mga may computer na gustong magkaroon ng video editor app and na hindi na kailangan bumili ng license na yon. So meron namang link na pwede mong pag-downloadan ng libre yung Filmora. And ayun, so pinakita ko naman kanina kung saan ko din download yung Filmora. So ilalagay ko na lang sa description box yung link na pinag-downloadan ko. And yung registration code naman, search nyo na lang sa Google kahit ano dun. Ang importante, i-off nyo lang yung wifi nyo. Sa yung dalawang yon, yung hinihingi dun sa may offline activation, copy-paste nyo lang doon. So, yun na yun guys. Magiging activated na rin yung Filmora 9 nyo. And, ayun. Kung wala naman kayong laptop or computer sa inyong bahay, I highly suggest talaga na mag-start na lang muna kayo sa phone nyo. Doon na lang kayo mag-edit ng mga videos nyo. Like me, na sa cellphone ako madalas nag-edit ng mga vlogs ko. Ako mas prefer ko pa rin talaga mag-edit ng videos ko sa cellphone ko kasi mas accessible, tsaka feeling ko mas nadadalian talaga ako pa nag-edit ako sa phone ko. Yun nga lang, kailangan talaga meron kang enough space sa inyong phone while nag-i-edit ka kasi hindi mo may import yung videos mo kung wala kang enough space sa phone mo, sa phone memory mo. Maganda siya kasi madali lang siyang gamitin. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga siyang kalikutin, pag-aralan maigi, baka merong mga techniques pang hindi ako nadidiscover, and baka gamitin ko ulit
to soon sa aking vlog. Depende rin sa nilalaman ng vlog ko kung sino mas kailangan ko, si Kind Master or si Wondershare. And ayun na. So sana ay may natutunan kayo dito sa aking vlog for today kung paano ko ini-edit yung aking videos using Filmora 9. And ayun, ayun lang. Kung nagustuhan niyo itong video na to, guys, i-like at i-share niyo na sa mga friends niyo. And mag-subscribe na rin kayo sa aking channel. And puntahan niyo na rin yung aking channel to watch other videos na in-upload ko. And see you on my next one and bye. I bet they're gonna break up. But what the hell do you know?